Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga mananaya? Kayo po ba isa sa mga negosyante? Kayo po ba ay mahilig rumakit mga bossing? Or tungkol po ito sa usapin pera, the best po ito mga bossing? Upang sa ganun kayo po ay hindi lagi namumblema tungkol sa usapin ng pera. Ngayon po mga bossing, masasabi ko lamang, ito lang po ang dinagdag ko po sa aming pong buhay. Winelcome po yung mga ganitong mga pamamaraan, bukod sa sipag at syaga at pananalig sa mahal na Panginoon. At ito nga po, hindi ka maniniwala sa mga swerteng dumating. Kaya paghandaan nyo na mga bossing, baka hindi po kayo makatulog sa dami ng swerteng darating. Ngayon po mga bossing, kung kayo po naniniwala sa mga ganitong mga pamamaraan at naisyo po na tuloy-tuloy na ang agos ng swerte, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko sa usaping pera, hindi tayo pwedeng umasa sa mga pagtaya-taya. Kailangan po yan ay sipag at tiyaga mga bossing. Kasi may mga pagkakataon din na napakasipag na po ninyo, nirakit nyo na lahat-lahat mga bossing, hindi ka nakakalimot magdasal, pero minamalas pa rin. Para tuloy-tuloy na ang pasok ng swerte, matupad ang mga pangarap sa buhay, para wala na tayong pagkukulang, dagdagan nyo na ng mga pampaswerte mga bossing. Ngayon po mga bossing, ano po ba itong aking sinasabing ito? Alam niyo po ba mga bossing ko na ang Star Anise ay isa sa mga pinakamabisang pantaboy ng mga kamalasan at pang-attract po ito ng swerte, ganoon din po sa usapin ng pera. Ako pa mga bossing ko, paborito ko po ang Star Anise dahil napakabango po nito. Kaya lang po, depende siyempre kung saan ka bumibili. Kasi doon po sa pagbisan sa palengke, yung nakalatag kasing ganyan mga bossing, kumbaga nakasingaw na yung amoy niya, wala na po siyang amoy. Yung amoy po kasi nito ang magdadala mga bossing. Ngayon po mga bossing, mas mainam, modern kayo sa mga online. Marami po dyan sa mga online, pero pipili rin po kayo ng talagang gusto ninyong orderan. May mga mura rin naman po dyan mga bossing. Ang importante nito ay mabango ang ating Star Anise mga bossing. Ngayon po mga bossing, ang gagawin nyo po, kumuha po kayo ng isang mangkok na clear. Ilagay nyo po itong ating Star Anise. Pagkatapos kumuha po kayo ng isang malinis na papel, isulat nyo lahat ang mga pangarap po ninyo. Ang pinakamagandang panulat ay lapis, kasi ang lapis nagmula sa kalikasan. Mas mabilis po ang talab po niyan. Basta nagmula sa kalikasan, may mga tubig na nagmula sa kalikasan, tubig ulan, tubig ilog, tubig dagat, tubig batis, sapa, ayan. Ngayon pa mga bossing, basta ka-importante ay malinis. Basta nagmula sa kalikasan, swerte po yan. Ngayon pa mga bossing, kung wala ka naman lapis, pero may red ball pen po kaya, bumili na po ako ng red ball pen, okay po yan mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kung wala ka pa ng red ball pen, ay di ko anong panulat na meron po sa inyo. Kung meron po sa inyong ball pen, na kahit anong kulay, pwede na po yan. Ngayon po mga bossing, baka kasi ma-pressure ka pa eh, maiyamot ka pa mga bossing, pwede na kung ano meron po sa inyo. At pagkatapos, isulat nyo lahat ang mga pangarap po ninyo na walang gamit na sana direct to the point. Halimbawa, kayo po ay may negosyo, sabi nyo, dito sa akin negosyong ito, ay dito na ako yayaman. Ganun po mga bossing, direct to the point. Kayo po ay may ina-apply ang trabaho. Dito sa ina-apply akong trabaho, ako ay matatanggap. Or kaya, may trabaho ka na. Dito sa akin trabaho, ako ay mapopromote at madadagdagan ng aking kita. Ganun po mga bossing, direct to the point ang pag-wish. Tupin nyo po ito at ilagay nyo po ito sa Star Anise mga bossing. Or kaya kung ikaw ay mananaya at may alaga kang numero, sabihin nyo po dito ang numero na inyong tinatayaan at sabihin nyo, magwawagi ako ng limpak-limpak na salapi. Ganun po mga bossing. Tapos ipit nyo po yan dyan sa ilalim. Tapos magwi-wish po kayo na mula sa inyong pong puso. Sabihin nyo na ang lahat ng nais po ninyo, ulitin nyo po muli yung sinulat po ninyo, ibukan nyo naman sa inyong pong bibig. Pagkatapos po nyan, e-energize po natin siya sa sinag po ng araw. Or kaya sa April 16 mga bossing ko ay full moon, pwede nyo rin po siyang gawin mga bossing. Basta kasi alam niyo po ba ang full moon, the best po yan sa lahat ng iba't ibang hugis ng buwan. Diba sa iba't ibang hugis ng buwan, sa loob ng isang buwan ay may apat. Yan po yung ating new moon, first quarter moon, full moon at last quarter moon. Ayan. Ang pinaka the best po syempre dyan ay full moon. Kasi bilog na bilog po siya at yan po yung magbibigay ng liwanag sa madilim nating mundo. Basta mag-wish ka lang na mula sa inyong pong puso, alas 7 ng gabi or alas 8 po ng gabi. Or kaya po sa ngayon nga po, yung dating na Biyernes, gawin niyo po ito mga bossing. Basta focus ka lamang, marap ka sa may silangan. At pagkatapos po nito mga bossing, i-overnight po natin kung ito'y sa full moon, hanggang alas 8 ng umaga niyo siya kukunin. Or kaya po mga bossing ko sa alas 7 na mga 6:37 hanggang alas 8 ng umaga, punin nyo siya alas 8 po ng umaga.
Tapos, ilagay nyo po ito mga bossing ko sa, kasi sinulat po natin, sa may altar nyo po siya ilalagay. Or kaya sa may cabinet ninyo, sa mataas, kailangan sa mataas. Iba po kasi ang ibig sabihin kapag sinulat ng kamay at may papel. Pero pag binulong nyo lang, pwede po ito sa mga baba. Ngayon po, dahil sinulat nga po natin sa matataas mga bossing. At kapag naman sa matataas, mas mabilis po yung natutupad mga bossing. Kaya kung kayo pinaniwala, siya ay lumarka po kahit subukan nyo po ito. Yun na po mga bossing, salamat po.